Well, yun yung aking problema eh. Mga estudyante tayo, dapat pare-pare ho tayo ng interest. Pero kapag nagrarally tayo, iba-iba tayo ng sinasabi. Ngayon, ano pa talaga yung issue, di ba? Ano, ang karapatan ba talaga ang edukasyon o privilehiyo? Kasi kung karapatan, bakit kailangan yung ipagtanggol yung posisyon ng admin? I mean, di ba? Asan yung independence? Ngayon, ito, tingnan natin. Ang kaisa, tayo kasi sa kaisa, in-assert natin, naging very assertive tayo na dapat inipili ang STPAP na yan at full subsidy. Hindi, dahil posible yan, tingnan niyo yung mga sunod-sunod na pork barrel scandals na nagaganap. Diba? It's possible, it's just that we settle for less. Would you want to settle for less? O diba, bakit hindi pa tayo sumali dun sa movement na tanggalin na yung STPAP tapos full subsidy? Paano natin makakamit yan? Matagal na namin pinaglalaban sa kaisa, dito tayo sa kaisa, yung ano, 6 will fix. Dito talaga natin kukunin yung full state subsidy na hinihingi natin dahil hindi sila obligado eh. Hanggat meron silang lusot na huwag magbigay sa edukasyon, hindi nila bibigyan. Kaya dapat, meron tayong batas na mag-automatic, mag-a-allot ng 6% ng GNP sa edukasyon. Hindi lang tayo nag-o-propose, nag-propose din tayo at mas lalong hindi natin ginagawang dahilan yung position paper para i-justify yung pag-kiss natin sa mga kamay ng admins para mas maging okay tayo sa kanila. Ayun. Ulit, gusto niyo ba ng libreng edukasyon? Oh, case closed. Ayun, isa sa mga napansin ko dun sa mga sinabi ni Marvin ay repeal STPAP. So, parang wala siyang pinakaiba sa scrap STPAP na matagal na namin sinasabi. So, Marvin, baka gusto mo sumali sa sarili. Maliban pa dito, sinasabi na yun na 6 will fix. Balita ko kasi medyo pasig na rin ang 6 will fix dahil kailangan na daw na mas mataas na allotment for hindi na siya scientifically proven na 6 will fix na daw. At maliban pa dito, sige, alat natin yung pera dyan sa education sector. Pero hindi naman nito masisiguro na okay ka nga na edukasyon. Sige, bigay natin yung pera. Tapos na, linaw-usapan. So siguro magandang linawin pa. Ano pagkatapos sa 6 will fix? Kasi para sa high slogan na siya, 6 will fix. Okay, even though sorry masyadong intense yung mga seasons re-rep natin, so ako muna tatayo. Para sa akin kasi, itong sa STPAP issue natin, yung sinasabi natin, gusto natin ng free tuition, syempre lahat naman tayo gusto natin ng free tuition. Pero nakikita kasi natin na hindi kagad siya kayo ibigay ng gobyerno. Na magkaroon ng free tuition in the long run. Kaso kayo nga, syempre ngayon, kailangan natin i-maximize yung potential natin na pumutulong tayo sa isa't isa na magkaroon tayo ng capacity na bayaran kung ano yung kaya natin bayaran. At hindi lang tayo umaasa, bilang nga dahil independent nga tayo, hindi lang tayo umaasa sa gobyerno. Kailangan natin gawin kung ano yung meron tayo, tapos i-maximize yung capacity natin. Tapos yung successful mix, well, pero yun nga, tayo sa buklod CSSP, hindi lang position papers ang meron tayo. Marami tayong paraan sa pagsulong ng gusto natin para sa social exclusion. At para magkaroon ng inclusion ng balonglo. Ayun, natuwa naman ako at nabanggit niyo yung maximize potential kasi tayo sa kaisa gusto natin maging people, maximize potential, at genuine service through unity. Ngayon, unity, gusto ko lang i-emphasize yun. Tama, sinabi niya nga na gusto natin ng libreng edukasyon. Eh bakit hindi yun yung pinaglalaban natin? Bakit natin kailangan haliin yung mga estudyante sa parang pwede na yan eh, yun na lang ipaglaban natin kasi mas maaabot natin. When in fact, dahil dyan sa STPAP, dahil hindi accessible ang tuition fee, hindi nakakapag-aral yung mga dapat mag-aral dito na hindi nila afford mag-aral. Well, yun yung pinakamagandang argument against sa sinasabi niya na eh kasi yung gobyerno kawawa naman hindi nila kaya eh. Parang pwede ba? Kung mas kawawa yung hindi nakakapag-aral kahit deserving siya. Ayun. Tapos dun naman sa ano, 6... Ay sige, huwag na lang.